maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Leto Bueno, Lynn Caligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Maria Corazon, at kay Maricel Nakil. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community, sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas, mabuhay po kayong lahat mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Napakabilis ng kanilang ginawa na sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad na nakakalapit na ang mga ito doon sa mga tulisan at huli na nang mapagtanto ng mga tulisan ang kanilang presensya. Bumagsak na agad ang dalawa sa mga ito nang sunod-sunod na tamaan ng palakol nitong si Bugoy. Basag ang bungo ng mga ito dahil sa lakas ng mga pag-atake nitong si Bugoy. Ngunit agad naman na nakakaiwas ang natitirang mga membro ng tulisan. Ang ilan kasi sa mga ito, nagtatangan din ng mga mutsa. Ngunit hindi naman ganun kalakasan ang mga ito, kaya hindi ito balakid para sa dalawa. Sa isip din nila ni Tata Ispin kung magagawa nilang mapatay ang lahat ng mga ito, mas nakakabuti dahil salot na ang mga ito ng lipunan at maraming mga nabibiktima ng mga tao. Agad naman na dinakma ni Tata Ispin ang isang tulisan na napagulong sana palayo sa kanila. Nag-uusal din ng mga orasyon ang matanda na naging dahilan para biglang mapahina ang galaw ng mga tulisan. Naghihiyawan ang bawat matamaan ng dalawa. Kaya naging dahilan iyon para magising ang mga batang natutulog doon sa gitna ng dalawang mga karwahe. Ngunit habang naririnig nitong si Bono ang mga hiyawan ng mga tulisan, biglang napalingon ang bata doon sa kabilang bahagi ng kanilang kinaroroonan. Dahil may mga nasisipat na mga anino ang bata at naramdaman niya ang kakaibang mga presensya. Agad na nakadama ng panganib ang bata, kaya maingat na itong nagtago doon sa loob ng isang karwahe. Itong si Bono, inaabangan ang paglabas ng mga nilalang. Sa mga pagkakataon na iyon, nakikiramdam na din sina Bituin at Utoy sa buong paligid. Nagtataka din ang dalawang mga bata kung bakit ang kanilang mga kasama ay wala sa kanilang tabi. Akmang babango na sana itong si Bituin nang biglang umibis ng napakabilis ang tatlong mga tulisan papunta sa kanila. Nang makita iyon itong si Bono, hindi na hinayaan ng bata na makalapit pa ang mga iyon doon sa dalawang nasa higaan. Agad nang umigpaw itong si Bono. Ngunit unang pinuntirian ng bata ang nauna doon sa tatlong mga tulisan. Dahil sa may hawak na mga patalim ang mga ito, pinatama talaga ni Bono ang kanyang sapak doon sa liig ng tulisan na naging dahilan para agad itong mapaigik at tumilapon. Gulat na gulat ang dalawang natitirang tulisan sa ginawang iyon nitong si Bono. Sa bilis kasi ng kilos ng bata, nakita na lamang niya itong nakatayo sa kanilang harapan. At bago pa sila muling makakilos, biglang nawala na naman itong si Bono sa kanilang harapan. Kaya batid agad ng mga ito na maaaring umaatake na naman ang bata sa kanila. Nagulantang ang mga ito at hindi nila maintindihan kung bakit ganun na lamang kabilis ang bata at kalakas. Napamuran lamang ang mga ito. Ngunit huli na, dahil kahit na umatras pa ang mga ito, nakakalapit na sa kanila ang batang si Bono na walang kahirap-hirap. At pagkatapos, nagpakawala na ang bata ng mga pagsapak. Kahit na naiiwasan pa ng isang tulisan ang unang mga pag-atake nitong si Bono, ngunit ang huling mga pagsapak ng bata tuluyan ng tinamaan sa katawan ang kalaban na naging dahilan
para agad din itong mapaigik at bumalandra doon sa puno ng kahoy ang kanyang katawan. At pagkatapos, pagbagsak nito sa lupa, nawalan agad ito ng malay. Samantalang ang isang natitirang tulisan, tuluyan na itong tumakbo papalayo. Ngunit bago pa ito tuluyan na makalayo, biglang may isa pang nilalang ang napakabilis na tumakbo. At sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad na naabutan na ang tulisan at kinubawan na ito galing sa likuran. Pagkatapos, ibinagsak na ito ng bata sa lupa at pinagsasapak ng makailang beses. Tumakbo na din itong si Bono para tingnan kung sino ang umatake doon sa tulisan. At nakita ng batang si Bono ang isa pang batang paslit na si Utoy na nakakubabaw sa katawan ng nilalang at pinagsasapak ito. Ilang sandali lamang, nakita nitong si Bono na hindi na gumagalaw ang tulisan at lamog-lamog na ang pagmumuka nito. Agad naman na nagsalita itong si Bituin na sa mga pagkakataon na iyon, nasa likuran na nitong si Bono. Wika nitong si Bituin. Utoy, tama na iyan. Bono, kailangan natin natulungan si Natata Ispin. Sagot naman nitong si Bono na naalala ang sinabi at ibinili ni Tata Ispin sa kanya. Ate Bituin, ang bilin po ni Tata Ispin, dumito lamang tayo at bantayan ang ating mga gamit. Kaya na daw nila ang mga iyon. Hindi na sumagot itong si Bituin. Agad na dinala ang dalawang mga paslit pabalik doon sa kanilang mga karwahe. Pagkatapos, bilin ng batang babae na huwag umalis sina Bono at Utoy doon sa kanilang kinaroroonan dahil titingnan lamang niya ang kinaroroonan nila ngayon ni Tata Ispin at Bugoy. Ngunit sa isip ng bata, paano kaya pinabagsak nitong si Bono ang naunang dalawang mga tulisan? Nakita niyang biglang umibis at umatake ang bata doon sa dalawa kanina. Ngunit hindi niya nakita ang buong kaganapan dahil bukod sa napakadilim ang paligid, napakabilis din kasi ang kilos nitong si Bono. Nang mawala kanina si Utoy at tumayo na itong si Bituin para tingnan din ang mga nangyayaring kaguluhan, nakita na lamang niyang nakabulagta na ang dalawang mga tulisan at kapwa walang mga malay. Ngayon pa naintindihan nitong si Bituin na kaya pala nasabi nitong si Tata Ispin sa kanila na panahon na para gawin na nila ang matagal nang binabalak dahil dumating na ang makapagkumplito sa kanilang pangkat, sina Bono at itong si Gabe. Ilang sandali pa doon naman sa kinaroroonan nila ni Tata Ispin, tatlo na lamang ang mga natitira doon na mga kalaban. Ang karamihan sa mga ito bangkay ng nakabulagta at may ilan din ang nawalan agad ng malay. Wika nitong si Tata Ispin habang inaatake ang mga tulisan. Ipagpatawad ninyo mga Ginoo, ngunit kinakailangan na hindi ko na kayo bubuhayin pa dahil masyado na kayong nagbigay ng sakit sa ulo sa mga tao. Masyado na kayong makasalanan. Wala man akong karapatan na magpataw ng kaparusahan, ngunit kailangan kong gawin ito para makatulong doon sa mga nabibiktima ninyo. Matapos ang mga sinasabing iyon ng ermitanyo, biglang nawala na lamang itong si Tata Ispin sa kanyang kinatatayuan. At kasing bilis ng hangin na biglang nakakalapit na ito doon sa kinaroroonan ng tatlong mga nilalang, walang nagagawa din ang mga ginagawang usal ng mga tulisan dahil nababakura na ng mga malalakas na usal galing ni Tata Ispin at nitong si Bugoy ang mga kakayahan ng mga ito. Agad na natumba na naman ang isa nang tamaan ito ng makailang mga saksak ng ermitanyo gamit ang punyal nito na gawa sa buto ng kataw. Isa pa sa dahilan kung bakit walang kalaban-laban ang mga tulisan na ito sa kanila. Dahil hindi nila magawang mawasak ang tigalbong inilatag ni Tata Ispin sa mga ito. Kaya nang sabay na din na muling umatake itong si Bugoy, agad nang natumba ang natitira pang dalawa. Saktong dating naman doon nitong si Bituin
at agad na ibinalita na may mga umatake din doon sa kanilang kinaroroonan. Agad na sagot ng ermitanyo. Talagang mga buhong ang mga ito at kampun talaga ng demonyo. Kumusta naman ang tatlong mga bata na nandoon? Bituin. Tanging sagot lamang nitong si Tata Spin dahil hindi naman ito nag-alala doon sa dalawang mga paslit. Dahil alam nitong si Tata Spin na kahit na ang dalawang iyon ang mga pinakamaliit sa kanilang pangkat. Maliban sa batang si Gabi, ang dalawang batang lalaki na iyon ang pinakamalakas naman. Ilang sandali pa, agad na utos ni Tata Spin sa batang si Bugoy at Bituin na hayaan na lamang ang katawan ng mga tulisan doon sa damuhan at doon sa gilid ng mga kakahuyan. Alam naman nitong si Tata Spin na may buhay pa sa mga iyon at maaring sila na ang magliligpit sa mga bangkay ng kanilang mga kasamahan. Ilang sandali pa, bumalik na ng tuluyan ang kanilang grupo doon sa kanilang mga karwahe at inutusan agad ng ermitanyo ang mga bata na iligpit na nila ang kanilang mga kagamitan at kailangan na nilang muling umusad. Wika ng matanda sa mga bata. Tara na! Kailangan na natin na makaalis sa lugar na ito. Mag-umaga na din naman. Sa karwahe na lamang kayo matutulog muli. Agad na sumipol itong si Tata Spin at pagkatapos nagunahan na sa pagsakay ang mga alaga nitong mga hayop doon sa mga karwahe at makalipas lamang ang ilang mga sandali, muling umuusad na ang mga ito pababa. Habang nagbiyahe naman ang mga ito, muling nakakatulog naman ang mga bata maliban lamang nitong si Bugoy na siyang nagmamaniubra doon sa ikalawang karwahe na sinasakyan ng mga ito. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, unti-unting nasisilayan na nila ang haring araw at papalapit na din ang mga ito doon sa kinaroroonan ng bahay ng mga kaibigan nitong si Tata Spin. Ilang sandali pa nang tuluyan nang makarating ang mga ito doon sa kubo ng dalawang mga matatanda, agad na bumaba ang matanda at ginising agad ang mag-asawa doon sa kubo. Samantalang ang mga bata na natiling tulog pa rin ang mga ito. Pati pa nga itong si Bugoy, hindi na napigilan ng bata ang antok at natulog na rin muna ito. Habang masinsinang nag-uusap naman si Tata Spin at ang mag-asawang matatanda. Hinayaan na din ng matanda na makatulog na muna ang kanyang mga kasamang mga bata. Habang naghahanda naman ng pang-agahan ang mag-asawa, lumipas ang ilang mga sandali. Nagising na lamang ang mga bata nang mag-agahan na ang mga ito. At lumipas lamang din ang ilang mga minuto. Muling nagbiyahe na naman ang mga ito at pababa na doon sa paanan ng bundok ng Kanaan. Magkahalo ang nararamdaman nila ni Tata Spin. Sabik ang mga ito para sa kanilang bagong misyon. Ngunit nakakaramdam din ng takot itong si Tata Spin dahil kahit na malakas ang mga batang kasama niya, nangangailangan pa rin ang mga ito ng tamang paggabay. Kaya hanggang buhay pa siya, kailangan na magabayan niya ang mga ito ng mabuti, lalo na sa mga oras ng bakbakan. Hindi kasi sa lahat ng mga pagkakataon kinakailangan ang tapang, kailangan din na gamitin ang utak at minsan ang damdamin na din. Ilang sandali pa, tanaw na nila ang mga kabahayan at ang malawak na taniman ng mga palay. Napatitig pa itong si Tata Spin doon sa mga kahon-kahon ng palay dahil sa tingin niya nalalapit na ang gapasan. At sa mga pagkakataon ng gapasan, maglipana na naman ang mga kampon ng kadiliman. Lalo na sa tulad ng lugar na ito na sa unahan lamang makikita ang maraming mga kakahuyan. Ilang sandali pa, tumigil na muna ang mga ito doon sa gilid ng mga palayan. Naghanap pa itong si Tata Spin ng pwesto na maaari nilang mapaglipasan ng mga gabi habang naririto sila sa lugar. May mga kakilala naman ang matanda sa lugar na ito, mga dating kaibigan at nagpapagamot din sa kanya. Ngunit hindi naman maaring tumuloy ang mga ito doon sa isa sa kanyang mga dating kaibigan bukod sa maaring madadamay ang mga ito
kung sakaling may mga aswang man, nakakahiya din kasi. Ang unang pakay ng mga ito ngayon ay puntahan ang punong barangay sa lugar na ito para makahingi ng basbas tungkol sa kanilang balak. Makalipas naman ang ilang mga minuto, kasalukuyan ng kausap ngayon nitong si Tata Ispin ang kapitan ng lugar, itong si Kapitan Alfonso. Nung una, gulat na gulat pa nga ang kapitan sa bigla ang pagsulpot nila ni Tata Ispin doon sa kanilang bahay. Nagdududa pa nga ang kapitan, ngunit nang magpakilala ng matanda doon sa kapitan, bigla itong napatitig. Matagal nang alam ng mga ito ang tungkol kay Tata Ispin, ang ermitanyo doon sa kagubatan ng Kanaan. Ngunit ni minsan, hindi pa nila ito nakikita. Matagal na nilang hinahanap ang matandang ito at inaasam na makita nila. Dahil nga sa lumalalang problema nila tungkol sa mga aswang dito sa lugar, bukod kasi sa salot ang mga ito sa kanilang mga pananim at mga alagang hayop, napakadelikado din ang bagsik ng mga ito sa mga tao. Katunayan, 3 katao na ang kanilang nabiktima sa lugar na ito. At bukod pa sa mga aswang, may mga napabalitang manlalason din ang gumagala sa kanilang lugar. Ngayon, ang kahilingan na ngayon itong si Kapitan Alfonso na tulungan sila sa kanilang kinakaharap na problema. Ang sagot naman nitong si Tata Ispin. Huwag kang mag-alala, Kapitan Alfonso. Nagpunta kami sa lugar na ito para tulungan kayo. Iyan din ang aming pakay ang puksain ang mga aswang na ito. Ngunit nang mapag-alaman ni Kapitan Alfonso na mga bata ang kasama ng matanda, muling nagkakaroon na ito ngayon ng pagdududa. Wika ng kapitan. Di ka lamang, Lolo Ispin. Sila ba talaga ang makakasama mong lumaban sa mga aswang dito sa aming lugar? Ano ang magagawa ng mga bata? Hindi naman sa pinagdududahan ko ang iyong kakayahan, Lolo Ispin. Ngunit parang hindi yata tama na ang mga batang ito ang kakalaban doon sa mga mababangis na mga aswang. Baka agad na mapapahamak pa ang mga ito. Sagot naman ng ermitanyo doon sa kapitan. Kapitan, huwag kang magpaninlang sa kanilang mga hitsura. Dahil sa likod ng mga mukhang iyan ng mga bata, may mga nakatagong bangis na hindi mo aasahan. Alam mo, Kapitan, kahit si Bugoy lamang, kayang-kaya na niya ang lahat ng mga aswang na iyan. Ganon sila kalakas. Kaya dapat magtiwala ka rin sa mga bata. At kung magdududa ka pa rin, hahayaan mong ipakita ng mga batang ito, Kapitan, na kaya nilang sugpuin ang mga aswang. Walang nagawa na ang kapitan. Kahit na may pagdududa pa rin ito, kinakailangan na talaga nila ang tulong. Kaya pinulong na nito ang lahat ng kanyang mga kagawad at mga tanod para naman makikilala nila ang grupo ng ermitanyo. Ngunit tulad ng kapitan, tinatawanan lamang ng mga ito nang makita ang mga bata. May ilan pa nga ang nag-iisip na isa itong malaking biro lamang. Ngunit natutuloy pa rin ang grupo nila ni Tata Ispin tungkol sa kanilang plano. Dahil kung nagdududa man sina Kapitan Alfonso doon sa kakayahan ng mga bata, may tiwala naman sila doon sa matanda. Kaya agad na nakabuo na ang mga ito ng plano. Tutulong din sina Kapitan Alfonso, lalo na sa mga pang-araw-araw na pangangailangan ng grupo nila ni Tata Ispin. Kaya nilang bigyan ang grupo ni Tata Ispin ng mga pagkain sa ilang araw na pananatili ng mga ito dito sa kanilang lugar. Ayon din sa sabi ng kapitan, kadalasan talaga na makikita nilang may mga kakaibang uri ng mga hayop ay makikita doon sa gilid ng mga kakahuyan. Lalo na kapag may mga nabiktima ang mga aswang na ito, nakikita nilang doon tumatakbo ang mga kampon ng demonyo doon sa kakahuyan. Kaya hinala ng mga ito na doon sa kakahuyan na nasa harapan ng kanilang mga palayan ang daanan ng mga aswang. Kaya sina Tata Ispin, doon na nila inilagay ang kanilang mga sinasakyan na karuwahe doon sa gitna mismo ng palayan.
May mga sagingan din kasi doon sa gitna ng palayan at may kubong walang dingding. Doon pinili nila ni Tata Ispin na magmanman sa mga aswang. Mas lalong kinakailangan talaga ng mga tao dito sa paanan ng kanilang tulong dahil tulad ng hinala nitong si Tata Ispin na lalapit na ang gapasan sa palayan sa lugar na ito. Samantalang ang mga kagawad naman at ilan sa mga tanod na walang tiwala sa grupo nila ni Tata Ispin, hindi na nangingialam ang mga ito. Galit pa nga ang mga ito sa kanilang kapitan dahil sa pagpayag nito na tulungan sila ng matanda. Dahil paliwanag ng mga ito, kung tutulungan lamang sila, dapat hindi yung mag-aaksaya lamang ng oras at panahon. At natatakot din ang mga ito. Baka madisgrasya lamang ang mga batang kasama ng matanda kung may mga aswang ang haharapin ng mga ito. Makalipas naman ang ilang mga oras, bilin ng kapitan na kung may mga kailanganin pa sila Tata Ispin, puntahan lamang siya doon sa kanilang bahay. Makalipas naman ang ilang mga sandali, nang kumalat na ang kadiliman, agad nang natahimik na ang buong lugar. Dahil nga sa ilang buwan nang ginagambala sila ng mga aswang, natatakot na ang lahat ng mga tao sa lugar na ito na lumabas tuwing gabi. Kaya pagpatak ng alas 6, nasa loob na ang lahat sa kanilang mga kabahayan. Samantalang ang kanilang mga alagang mga hayop, nakalagay na din ang mga ito doon sa mga kulungan na hindi madaling mapasok ng mga aswang. Sobrang nag-iingat na talaga ang lahat ng mga taong naninirahan sa lugar na ito. Samantalang sina Tata Ispin naman, kasalukuyang naghahapunan na ang mga ito sa mga pagkakataon na iyon doon sa kubo. Ngunit mariin nang naglatag ng mga usal ang matanda sa buong paligid. Matapos naman ang kanilang hapunan, agad na wika na matanda kay Bugoy. Bugoy, doon na tayong magmamatsyag sa unahan. Doon sa kabilang bahagi ng sagingan. Bituin, Buno, Otoy, Gabi, dumito lamang muna kayo. At kung sakaling may mga makikita kayong mga nilalang, huwag muna ninyong atakihin at huwag kayong gumawa ng anumang mga hakbang. Kailangan na ibalita muna ninyo sa amin. Bituin, ikaw na ang bahala sa mga paslit. Pagkatapos naglalakad na sina Tata Ispin at Bugoy papunta doon sa kabilang bahagi ng sagingan. Samantalang naiiwan naman ang apat na mga bata doon sa maliit na kubo. Kasalukuyan na nagkukulitan lamang sina Buno, Utoy at itong si Gabi na sa mga pagkakataon na iyon, kahit na madilim ang buong kapaligiran, hindi pa rin mapipigilan ang tatlong mga bata sa kanilang paglalaro. Samantalang nang makarating naman sina Tata Ispin doon sa kabilang bahagi ng sagingan, tahimik at agad na pinakiramdaman nila ang buong kapaligiran. Kasama din ng matanda doon ang kanyang dalawang mga alagang mga ibon at ang nag-iisang pusa. Samantalang ang kanyang dalawang alagang mga sigbin nando doon naman sa kanilang mga karuwahe. Makalipas ang ilang mga oras, nakakaramdam na ng antok ang mga ito. Ang mga bata naman doon na sa kubo humiga at natutulog, samantalang sina Tata Ispin ginawa nilang banig ang mga dahon ng saging at doon na umidlip ang mga ito sa gilid ng sagingan. Hating gabi nang magising sina Tata Ispin at Bugoy, dahil sa gitna ng kadiliman may mga naaninag silang parang nagtatakbuhan na mga nilalang doon sa unahan. Kaya wika ng ermitanyo kay Bugoy. Masama ang hinala ko sa mga nilalang na iyan, Bugoy. Para masigurado natin kung anong klaseng mga nilalang ang mga iyan. Tara, sumunod ka na sa akin. Pupuntahan natin ang mga iyan. Ang nakikita kasing mga nilalang nila ni Tata Ispin na nasa gitna din ng palayan at unahan sa kanilang kinaroroonan, nagtatakbuhan paroon at parito ang mga ito na hindi nila mawari kung ano ang mga binabalak ng mga ito. Umaaring alam na ng mga aswang ang kanilang presensya at pinaglalaruan lamang sila ng mga ito.